Finally ay nagsalita na nga itong si Dillon Brooks, mga idol, patungkol sa ginawa niya kay LeBron James. Pero bago yan ay bad news muna tayo sa Clippers, nang dahil itong si Kawhi Leonard daw, mga idol, walang timetable sa kanyang potential return. Ibig sabihin lang yan, mga idol, hindi sure kung kailan ang balik na ito nga ni Kawhi Leonard. Dagdag problema, mga idol, sa Clippers ngayong down na nga sila 3-1 sa series na ito, na nangangambang baka next game ay malaglag na nga. Maglalaro pa naman sila sa bahay ng Phoenix Suns. So again nga, mga idol, another season para nga sa Clippers, another disappointment, nang dahil nga hindi maging healthy ang kanilang dalawang superstar. Si Paul George bago mag-playoffs na injury. Tapos ito naman si Kawhi Leonard sa playoffs na injured. So yun nga, mga idol, ito ang parabang naging tadhana na itong ang Clippers this past 2 years. Panay injuries nga ang kanilang natatamo, at hindi lamang basta injuries, mga idol, sa mga superstars pa talaga nila. So abangan nga natin ang mangyayari sa Game 5 between the two teams. Mapabounce na ba out of the playoffs itong LA Clippers, or mananatilit mabubuhay pa nga rin sila sa pangunan ni Russell Westbrook sa Game 5? At eto na nga si Dillon Brooks, matapos nga siyang tumakas, tumanggi sa pag-i-interview nga sa kanya after ng Game 3, at after nga ng pananakit niya dito kay LeBron James na nagresulta ng ejection, ay finally nagsalita na nga itong si Dillon Brooks. Balita sa atin ni Team McMahon, mga idol, after nga daw ng Grizzlies practice ngayong araw ay nagsalita na itong si Dillon Brooks patungkol nga sa kanyang flagrant foul number 2. Yung media daw is ginagawa siyang villain or kaaway, kumbaga kontrabida. Yung fans nga rin daw ay kasali doon. At yun nga daw ay bumubuo daw ng another persona para nga daw sa kanya, or another narrative para nga dito kay Dillon Brooks. At yan nga daw, mga idol, ang nag-impluensya bakit naging flagrant foul number 2 yung foul niya dito kay LeBron James. So basically, mga idol, yung parang pagsapak na neto ni Brooks sa maselang bahagi neto ni LeBron ay tinatawag niyang normal lamang. Kaya lang daw siya binigyan ng flagrant foul number 2 doon ay gusto nga daw ng media at ng fans na siya'y maging kontrabida. Pero mga idol, nakita naman natin si James Harden ay na-eject nga rin dahil sa same foul na ito. I don't think, mga idol, tama yung sinasabi ni Brooks na kaya lang daw siya binigyan ng flagrant foul number 2 ay gusto nga siyang gawing villain, gusto siyang gawing kontrabida. Kaya naman sumagot na rin dito ang mga Lakers fans kung saan sinabi na itong si Brooks daw ay sinisisi ang NBA media sa pag-hit niya daw kay LeBron James sa kanyang private area. Ang isa naman sinabi sa kanya na ginagawa daw ni Dillon Brooks ito sa kanyang sarili. Ginagawa niyang villain kontrabida ang kanyang sarili. At tama yan, mga idol. Sino ba yung nagsalita na si LeBron James ay matanda na nga daw at hindi niya nire-respeto? Pati nga din daw yung mga Golden State Warriors player ay kanya ring binabastos. Tapos diba't nagyayabang pa nga daw siya, mga idol, patungkol sa dynasty daw ng Grizzlies. So naturally nga daw, mga idol, ay itong si Dillon Brooks ay titingnan ng mga NBA fans pati na rin ng media na bilang villain role sa NBA. Kumbaga kontrabida ng dahil na rin sa mga kinikilos niya nga sa NBA. Hindi naman siya tatawaging villain or kontrabida, mga idol, kung katulad siya ni Kawhi Leonard na tahimik lamang. Pero maingay nga si Dillon Brooks, lagi niyang tatrash talk, tapos hindi nga nagbaback up yung kanyang game sa kanyang pangtatrash talk. So yan nga, mga idol, ang mga nasabi, nagsalita na finally itong si Dillon Brooks at sinisisi niya ang NBA media kung bakit siya na-eject dito nga sa laban nila against the Lakers, at hindi niya nga sinisisi ang kanyang sarili sa paghihit niya, pagtatama niya sa private area ni LeBron James. So zero accountability ang ginagawa dito ni Dillon Brooks.